Marami kasi ito, marami school dito. Tawag nila Hepa Log, Hepa Log, Hepa. Oh, Hepa. Bakit nila tawag Hepa, sabi ko? Kasi dati, kulay dilaw, kulay ano. Alam mo yung mga tao may Hepa? Parang gano'n, na-throwback na sa akin yung mga tinatawag-tawag nila na ngayon. Kaya naisip ko na, tanggalin natin yung H, tapos sinunod ko yung pangalan sa asawa ko, Jaylas. Pala si Jun Sapanta, taga-Taytay, may-ari ng Jaylas Hepa Log. Ako po si Jaylas Sapanta, ang may-ari ng Jaylas Hepa Log dito po sa Taytay Rizal. Nung kami nagsimula dun sa may gilid ng gym, sa may tagilid ng simbahan, cart lang siya dati. Nakakuha kami ng peso dito sa may Rancho Verde. Nakakuha kami ng stall. Maliit lang din, pero hindi na siya cart. Ngayon, dumating yung time, medyo lumaki yung pesto, dadagdagan ng customer. Hanggang nadagdagan na rin yung tao namin. Yung taon na yan, 1987, nag-start yan yung mga biyanang ko, yung mother niya at yung father niya. Parang kami nagtuloy, 1994 yun. May peso pa kasi kami dati sa Sibalye. Hello, Mike Chick. Hello, hello. Hello, Mike Chick. Hello, 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 hello. Ikaw na anak mo? Ano? Eh, di ba ang ano yung sila na magsasalita? May baking, may food color, at asin. Mimix mo lang dun sa may harina yun. Kaya lang, tama lang din yung dami ng tubig, tsaka yung dami ng harina. Saktong lapot niya. Hindi siya pwede malablaw, hindi siya pwede matigas. Ito talaga, ito penol. Usually yung ginano kasi mas mura ito eh. Compare mo sa itlog eh. Kaming dalawa lang mag-asawa, may isang tao, may mga maliliit pa yung anak. Kasi totally, mahirap talaga. Talaga mapansin nyo, di ba, maraming kumakain. Siyempre, siguro na sarapan sila, nagugustuhan nila, bumabalik sila. Mura pati, 15 pesos. Kasi gusto namin, laging bago, laging ubos, hindi natutulog. Timano, biikot. Yung iba na gusto mong negosyo talaga, kailangan magsimula muna sila sa maliit na puhunan. Kasi pag malaki puhunan mo, malulugi ka. Ngayon, mas maganda yung gano'n, maliit puhunan mo, akikita mo lumalago. Ganun lang, yung sikreto dyan, kailangan yung sipag eh. Kami, Raynor siya, yung mabagyo, bukas kami. Hindi yan tala sa akin ng panahon. Mahalaga sa akin oras. Muli po, iniimbitahan ko po kayo na misa po dumalo po kayo dito sa Jaylas Hepa Log, dito po sa Taytay Rizal. Bukas po kami dito ng 9 a.m. to 9 p.m. Talaga naman pong manyaman kenin. Taytay, ang tinaguriang garments capital of the Philippines. At dito rin karamihan galing ang mga pambato natin pagdating sa fashion designing. Pero hindi lang naman magagandang pormahan ang meron dito dahil may mga pambato din sila pagdating sa pangmalakasan at pangmasarapan na street food. Umpisahan natin ang food trip dito sa Barangay San Isidro kung saan matatagpuan ang isa sa pinaka-famous pinipilahan at dinarayong pritong itlog ng native na manok. Ito ang Jaylas Hepa Log na legendary pagdating sa street food mula pa noong 1987. Di tulad ng simpleng tukneneng at wekwek, ang Hepa Log ay ginagamitan ng itlog ng native na manok, kaya talaga namang doble at nakakagigil ang lasa nito. Lalo na pag may sili, sibuyas at suka. Kahit kuhanin naman ko, katay ng sumandok, tigman natin kung talaga bang ikay busog-lusog dito sa Jaylas Hepa Log. Welcome to Taytay Rizal. Umabot na rin tayo dito para tumikim nitong famous nilang tawagin na Hepa Log. Yo, may natuntun tayo dito mga Cubs, hindi naman ulam. Merienda naman, Cubs. Oo nga, pero pwede rin siguro ang ulam. Pwede naman. May kanin, pero hindi natin kakain. Chill muna tayo. Chill muna tayo sa number 2. Pineapple juice. Umpisahan na natin. Simulan na natin ito, Cubs Chess. So, meron tayong bandeado ng mga Hepa Log kung tawagin nila dito. Pero pag pumunta kayo dito, siyempre, binibili at isa-isa. Yan. Naisip lang namin kunin itong bandeado. Pwede siya nakakain tayo na. Feeling namin kasama namin. Pwede mo siyang ibabad sa suka na maraming-maraming sibuyas. Mas masarap kasi mas maraming sibuyas. Tapos meron din sila ditong pepino, yung rush crush or in-slice-slice. Pwede nyo rin ihalo dyan. Tapos paliguan nyo lang yung Hepa Log nyo. Tingin nyo sa gitna. Lagyan lang natin yan ng asin. Yan talaga ang partner sa usawan. Dito sa Hepa Log nila, masarap na suka. Cheers, kalahati agad na. Let's go.
Ang papagaling. Parang okay ito ah. Parang nila dito Pinoy. Oo. Ito yung kabusun, hindi yung white na eh. Itong hinandali na lang yung dati. Ito yung parang native, yung brown. So, hindi siya ng native na manok. Taliwas dun sa akala kasi natin. Hindi siya ng itik. Masarap yung coating niya. Parang parang donut. No? Parang donut yung balat niya. Dahil may nabibili din pala. Hindi naman nabibili. May libre din minsan na balat. Itong itlog. Yung mismong coating niya. Kasi minsan may sobra sila. Libre daw dito yun, mga carbs. Pero basta meron. Especially sa umaga lang. Kasi nauubos agad pag hapon. Ito yung kagandaan sa itlog nila, mga carbs. Kung papapansin niyo, ang dami niyang kulay dilaw. Parang ang laki ng dilaw niya. Ito na mismo yun. Kuha tayo. Nakita ko kanina. Kasi pag ako nasa bahay, ang hirap magbalat ng itlog. Pero kung nakita nyo dito kanina kung paano nilabalat ng itlog, ang pinupukpuk lang sa tapos, no? Kukutsarain lang. Ito na kutsara. Shoutout at thank you nga pala sa mga staff dito. Kaya, kaya goodbye. See you. Ate Nognog. Nognog. Ang ibang nandito. Ang mga nandito pa. Expert na expert sila sa paggawa nito. Sa mga moves pa lang eh. Dahil, nakagalawan. Sila kabisyos eh. Puro ganun lang yan. Tapos sulog, halo, tapos sa mantika, kuha. Ito na yun. 1987 pa. Sabi ni Sir Jun kanina. Na hanggang ngayon, ito pa rin yung business nila. Kaya namang, kung pasok siya sa kategorya natin na legendary talaga. Yon, legendary ang Epalog. Napaka, sabi nga nila kanina, nung di ba nag-interview, nagkwentuhan. Yung Epalog is talagang naging tawag na rin siya ng mga lokal dito. Although yung Epalog talaga is wala namang ganung word, biglang kinamap nila. Kaya naging parang original sila dito. Yung name niya na-develop dahil sa history. No, hindi dahil sa sila yung nagsabi na ganun yung maging pangalan. Legendary. Legendary. Okay. Well, yung Epalog talaga, nagsimula siya. Katulad nga kung napanood mo kanina, mga kaps, no, yung interview, sabi nga nila, yes, nagmula siya sa Epa dahil ang Epa daw is Dilaw. Dilaw. Then yun, kinamap na lang na kinamap. Siguro, hinulog lang nila yung H parang kaming mga kapampang. Then ano nila yung Epalog. Solid to. Ang bigat niya, mga kaps. Kahit isa lang yata nito. Gusto ko na. By the way, 15 pesos pala isa nito. No? Pag kung gusto yung i-try, dito to sa Taytay. Wow, rhyming. Pag na-try dito to sa Taytay, ang street nila ay kadalagaan street dito sa barangay San Isidro. Kay Teresal, landmark nila tapat sa ng parochial school o yung simbahan. Yun, punta lang kayo dito. Madali lang makita, mga kaps, kasi sikat na sikat sila dito. Kasi may nakita nga kami dito yung signage pa nila dati, kaps, sa pakatagal na. Yung luma na sa banda dun, no? Classic. Classic. Kaya ipagtanong nyo lang, no? Kung yung Nasa way. Ito pala yung balat na minsan may sobra sila kasing ganito. Sayang naman, di ba? Libre lang. Basta meron pwede mga inginin. Basta masarap dito sa itlog nila. Kasi usually yung flavor naman itlog natural lang eh. Lahat naman tayo nakain ito. Yung breading nila mga kapit mali naman. Masarap. Yung texture niya, malutong siya. Sabi ko mapara sa ngayon, parang donut. Fried donut, mga ganun. Ngayon yung mismong balat niya, tapos ito yung itlog. Itong mga to, kahit hindi mo ito yung sausaw sa suka, malasa. Malasa siya. Maya-maya nakikita ko kaps, sa galuto sila. Kasi nauubos agad. Sabi nga nila dito, 50 trays. Minimum nga ito per day. Ilang bala man isang day? 30? Siyempre mga araw, solid kayo. Ang galing. At ang daming taong kumakain. Dinudong magkakita. At ang daw, wala pa nagbablog tayo. Habang pinapanood nyo ito, dito sa background namin, hindi naman background, dito sa side, sa labas, ang daming tao. Solid. Lalo ng mga estudyante kasi nga, tapos sa parochial school. So mostly, ng mga pumunta dito yung mga estudyante, yung mga rider, mga ganun. Talaga namang legendary siya. Kaya isa to sa mga didikitan natin ng malupit ang sticker. Dami natin yung sticker na rin dyan. Masalo sa sarap at sa history, legend. Sorry, nag-enjoy kami. Ang sarap ng experience dito sa Taytay. Ang sarap ng mga pagkain dito sa Rizal. Lahat ng experience. Siguro, alamin pa natin ang mga susunod pang kainan dito sa Rizal. Mukhang maraming mga sarap pang kainan. Pero susunod na episode na yun, ganito na muna, no? Sabangan niyo yung mga susunod na mga travel episode. More and more adventures pa tayo. Ingat kayo palagi. Doble ingat, doble face mask, doble protection. Ingat-ingat. At muli po kami ang Tigwales TV 2.0 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag nakal muna sa lagi niyo natandaan. Cheers!
legendary. Manyaman! Scary! Bye! Peace out! Peace. Manyaman.